Atay, po'y dadako na po sa mga banal salita ng ating mahal na Panginoon. Po'y dalhin po ng ating beloved preacher, Dave Bosano. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless my beloved Paradigm. Praise God. Tayo na po'y dumako na sa isang pinalangin ng ating kahabagan sa mga pinaman. Hallelujah. Dakila na kami pagpalang Ama Diyos, nung kapakanayin sa lahat, misa ng pamalapan ng sus, sa punong panalangin po, pagluhod po ng aming inagalang mga pastor, will destroy the Lamed and Temple at muli kami narinito, mga Panginoon sa iyong balanapan. Taos puso po ang aming pagkapod mo. Salamat, maraming maraming salamat po, mga Panginoon Sus, sa mga naunang yung tunay, may nagawain po ni pinagpala. Lalo na sa pagkilil po sa aming kalagitnaan, mga Panginoon, patunay lamang, simula noon hanggang ngayon, lagi ka namin kasama. Hallelujah. At muli kaming narito, mga Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong malasalita. Pero bago lahat patuloy kami nagpapakumbahat, tumos kami nagsisi sa lahat ng nagpapagukulang magkakamali, patawarin mo kami, mga Panginoon. Hallelujah, lalo yung magnikot sa kanila, aking wala akong magagawa. Kailangan po maglagay ng kanungan labi at buksan po pangunawa narito, mga Panginoon. Hallelujah. At patuloy mo kami samahan niyong kapangliyan at sa pangunang manalangin pagluhod ng aming ginagalang mga pastor sa iyong makapangliyan pangalan ni Jesus. Sama-sama namin sa tuway. Lahat ng gawin ng kaayo paglalang pwede lumaya sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise God. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapin o na mahal at bago lahat. Ako po'y nagpapaabot ng pinakamataas na magupuri, pagsamba, pagdakila, pagpaparangal, ay inuukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At dobling pagalang po sa ating dearly beloved, Honorable Pastor Will Distro Dalmeda, the end time prophet of our loving God, kabaligot po ating mga beloved children, at ating patuloy pong inaalala sa sariwa at kailanman natin malimutan mga turo at pangangaral at ang dearly beloved Mama Dear. Praise God, pagbati po sa lahat ng aking kamagagawa, sa lahat ng mga beloved ordained preacher, lahat ng mga beloved instrumentalist, mga beloved mangawit, sa mga patira na ito bagundatihan, lalo na sa ating mga beloved live webcast viewers. Hallelujah! Magandang hapon na po at welcome ko sa gawain ng ating mga Panginoon. Praise God. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya sa oras na ito, kapatid, tayo na po'y mag-aaral lang sa ng ating mga Panginoon. Hallelujah. Kaya atin na pong ihanda ating mga banal na kusulatan, maging ating mga verse note po ko pang ating sundan ating pag-aaralan na mahal, at atin na pong basahin ang ating mabugit talata from the book of Ephesians chapter 5, verse 16. Atin po itong basahin mga naman. Epeso, kabanata 5, ang tala 16, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masama. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Lord, we praise the Lord. Ang ating mga Panginoon po magpa at maglangis sa kanyang banal salita. Amen. God bless you po sa ating beloved Bible reader. Praise God. Na kung saan po, mga minamahal, malinaw po binanggit ng ating nabasa na tayo po ay pinalalahanan ng ating mga Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang banal na salita. Na sa ating panahon ngayon, kapatid, talagang hindi na paligid sa atin nang ang ating panahon ngayon ay araw ng pasama o araw ng masasama, mga mahal. Amen. Kaliwat ka ng patayan, mga balita din nababalitaan, mga mahal. Praise God. Maging mga aksidente ng mga kapatid. Praise the Lord. Mga pagbagsak ng mga major bank ng bawat bansa at mga sari-sari, kapatid, nangyayari sa ating kapaligiran. Amen. At sa mga napipinto pang kaguluhan o digmaan, mga minamahal. Amen. Kaya nga ating maunawaan sa ating nabasa, kapatid, tayo ay nirinimain ng ating mga Panginoon na tayo bilang mga pinagpalang manampataya habang ang mundong ito ay talagang araw ng masama at pasama na pasama, dapat tayo bilang mga pinagpalang anak mabait na Diyos ay tayo po iya lumakad ayon sa kalooban ng ating mga Panginoon. Amen. Lalo ba tayong magpakainit, mga kapatid? Dahil hindi na po ligid sa atin anytime magbabalik ng ating mga Panginoon. Ibig sa praise the Lord. Kaya nga sabi po ng Bible, mga kapatid, dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay dating panahong mapanganib. Perilous time shall come. Kaya pala ang araw ay masama dahil bilanggit ng banal na kasulatan, talagang
Dating yung tinatawag na panahong mapanganib. Amen. Kapag mapanganib, yun na po yung nabanggit natin kanina, mahal, araw ng masasama. Amen. Kaya bagamat ang sanlibutan, ang ibang tao ng kapatid ay pasama ng pasama, dapat ang mga anak ng Diyos patuloy gumagawa ng mabuti ayon sa kalooban ng ating mga Panginoon. Dahil magsabi, praise the Lord. Kaya nga nasabi ang ating supporting verse na mahal, Colossians chapter 4, verse 5. Basahin natin. Colossians, kamaranang 4, ang talay 5. Magsilakad kayo na may karunungan sa nangas sa labas na inyong samantalhin ang panahon. Amen. Amen. Palakpakan natin ating malapit. At magsabi, praise the Lord. Malinaw binagit ng banal na kasulatan na habang ang panahon sa mga uling panahon ito, first time, at araw na masama, praise God, sabi ng banal na kasulatan, sabi po ng malapay noon, magsilakad kayo na may karunungan, amen, sana nga sa labas na inyong samantalahin ang panahon. Amen. Lumakad tayo, may karunungan ayon sa kalooban ng ating malapay, tayo gumaganap ng kapatid. Amen. Na ating samantalahin ang panahon. Amen. Kung yung iba, kaya na bakit ko aninang malid, ang sanlibutan ng mga taong nilinggod sa mabait na Diyos, o mali ka nila paglilingkod sa mga Panginoon, bagamat merong relihiyon, pero nabubuhay pa rin sa kasalanan, nabubuhay pa rin sa masamang bagay, manang kapatid. Amen. Pero tayo mga pinagpalang manampataya, nakaranas ng bututong pagbabago, tutok ng kagalingan, kalamdaman, mga dakilang himala, na ating napatunayan dito sa mga misteryong ito, ay totoong Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Kaya ang ating gagawin, ating namang sasamantalahin ang panahon, bagamat ang araw ay masama, tayo namang patuloy gaganap at gaganap sa kalooban ng malapit, lumakad. Ayon sa kutusan ng ating malapay noon. Amen. Kaya nga sabi pa dito, mangang-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya lang marunong na inyong sumantalahin ang panahon sabagat ang mga araw ay masama, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung anong kalooban ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Lalo mo sa praise the Lord. Kaya bilang mga pinagpalang manampataya, alam na natin ang kalooban ng ating mga Panginoon. Amen. Kaya nga, bilang mga anak mabait na Diyos sa huling panahon ito, ng kapatid, dapat tayo patuloy lumakad na merong pananatakot at gumaganap sa kalooban ng ating mga Panginoon. Amen. Sabihin, takot sa mabait na Diyos. Dahil kapag meron tayong takot sa ating mga Panginoon, mga namahal, ano yung ating pagganap palagi sa kalooban ng mga Panginoon. Amen. Ewan ba rin si praise the Lord? Dahil ang mga taong hindi naglilingkod sa mga Panginoon, sila pa'y mga walang takot sa Diyos. Kaya ang kanilang ginagawa, ang mga bagay hindi kilugod-lugod sa ating mga Panginoon. Amen. Pero tayong kapalit na unawa natin dahil ang malalang Espiritu niya sa atin ng kapalit. Amen. Tinuturuan tayo pala lumakad ayon sa Espiritu. Amen. Ewan ba rin si praise the Lord? Kaya nga, napakalaga nito ng mga kapalit. Kaya nga habang tayo lumalakad ayon sa kalooban ng mga Panginoon, sabi pa dito ng kapatid, na banal ang kasulatan, kung tunay na siya inyong pinakinggan at kayo tinuruan sa kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya at kayo yung mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip at kayo yung mga bis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Amen. Itong gawin natin bilang mga pinagpalang manampataya na mahal. Itong ating nabasa na sa Ephesians chapter 4, verse 21 hanggang 24. Amen. Ibig sabihin, kung ating napakinggan ang banal na salita ng ating mga Panginoon na noon pa man, pinangaral na ito natin, dearly beloved, praise the Lord. Amen. Kung ating itong na napakinggan at tayo mo tinuturuan ayon sa katotohanan, dapat ang mga pinagpalang ang mabait na Diyos, pinagpalang manampataya. Amen. Nang ating pinakamalapin nun ay ating lubusang iwan yung mga paraan ng pamumuhay nating nakaraan o dating pagkatao. Amen. Nang ating kalagayan ay sumama ng sumama. Pero ngayon tayo pinagpalang ating malapin noon. Amen. Binagol lubos. Amen. It was the praise the Lord. Kaya nga sabi ng Bible, if any man be in Christ, he is a new creature, all things shall pass away. Behold, all things shall become new. Palakpakan natin ang ating malapin noon. Amen? Kaya bilang mga pinagpalang anak mabait na Diyos, lagi ating ibihis ang bagong pagkatao ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at kabananan at katotohanan. Amen? Ewan si praise the Lord. Kaya nga tayo pinagpala ng, sa lahat ng mga pinagpala. Amen? Dahil may binabanggit ang Roma ng kapatid, binanggit na Apostol Pablo na mahal, at ito po'y naranasan natin mga kababayan.
Amen. Kaya ating mga kababayan, mga kabalid, dahil hindi nila naalaman ang katotohanan, kahit sila gumawa ng mabuti, ang kanila pa rin nagagawa ay paggawa ng masama. Bakit? Dahil yung kasalanan pala'y tumitira sa kanila. Amen. Ever so praise the Lord. Pero tayo mga pinagpalang, ano ang mabait na Diyos, nakatanggap sa ating walang Panginoon. Tayo'y pinatawad, pinalaya ng ating walang Panginoon. Tayo lumalakad ayon sa katwiran. Kaya nga ating paglakad yan sa panibagong buhay. Amen. Hanggang sa pagbalik ng ating walang Panginoon. Amen. Ever so praise the Lord. Palakpakan natin ang ating walang Panginoon. Kaya ano ba sabi ng manalakasunan ng kapatid? Praise God. Ano siya sabi ng Micah chapter 6 verse 8? Micah, kabanata 6, ang talata 8. Kanya'y pinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ng kawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Dahil magsabi, praise the Lord. Kaya ito yung nire-require ng ating mga Panginoon sa bawat tao. Amen. Lalo na sa mga tayong pinagpala at kinahabagan ng ating mga Panginoon. Kaya itong ating nabasa, nire-remind tayong lahat. Amen. Nasabi na ating nabasa, kung di mo rin babasahin, kanyang ipinakilala sa iyo, tao, kung ano ang mabuti at anong hiningi ng Panginoon sa iyo. Mayroon palang hiningi ang ating mga Panginoon sa atin. Amen. Kaya simulan tayo maglikod sa ating mga Panginoon. Simulan tanggapin ang ating mga Panginoon bilang salita ko magligtas. Amen. Hindi tapos ang ating paglilikod. Nagsimula pa lang yun. Hanggang ngayon, nagpapatuloy tayo. Amen. Na ating gagawin, gumawa na may kaganapan, ibigin ang kawaan at lumakad na may kababaan na kasama ang iyong Diyos. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Amen. Ibig sabihin, patuloy tayo. Namahal, tuloy-tuloy tayo. Amen. Hindi ang paglilikod na parang ningas kugon. Namahal. Amen. Kundi ang paglilikod na talagang simula nga tanggapin din natin malapin hanggang sa pagkabalik ng ating mga Panginoon. Amen. Hanggang sa kunin tayo ng ating mabit na Diyos sa pagdagit ng kanyang mga banal. Amen. O kung dumating man yung tiyawag na kunin ang ating hiram ng buhay. Amen. Nagpapatuloy pa rin tayo, naglilingkod sa ating mga Panginoon. Lumalakad pa rin tayo ayon sa kalooban ng mga Panginoon. Amen. Na kapag lumalakad tayo sa kalooban ng mga Panginoon, ibig sabihin lumalakad tayo ayon sa Espiritu. Eba si praise the Lord. Kaya nga, yung mga taong hindi nakakalala sa mga Panginoon, na kapatid, na namumuhay sa kasalanan, wala silang Espiritu ng Diyos. Amen. Amen. Kaya hindi nila magawa yung kalooban ng mga Panginoon. Amen. Pero para sa mga nakilala sa ating mga Panginoon, kapatid, hindi po mahirap sa ating gawin ang kalooban ng mga Panginoon. Amen. Dahil meron tayong Espiritu ng ating mabait na Diyos. Amen. Ever so praise the Lord. Na siya nagtuturo sa atin anong ating gagawin. Amen. Ever so praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Ever so praise the Lord. Kaya nga, sabi po ng Biblia ng kapatid, idagdag na itong talatang ito, nakaragdagang talata, sa Roma chapter 8, verse 14 and 16. Sabi rito, sapagat ang lahat ng mga pinapatubay ng Espiritu ng Diyos ay silang mga anak ng Diyos. Ang Espiritu rin na nagpapatuloy kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Kaya, sa mga pinagpalang anak mabit na Diyos, magagawa pa natin ng kalooban ng mga Panginoon. Amen? Dahil meron tayong Espiritu na ating mga Panginoon. Sabihin, sa ganang atin, hindi natin kayang gawin ng kalid. Pero dahil meron tayong Espiritu ng mga Panginoon, nagagawa natin na pagsusubi ka pating gawin ang kalooban ng ating mga Panginoon. Amen? Kaya nga, meron tayong mga pinagpalang mga buhay na patotoo. Amen? Na bawat individual na mananampalataya, meron tayong kanyang-kanyang karanasan sa ating buhay noon. Na tayo totoong pinagpala, binago ng ating mga Panginoon. Amen. Ever so praise the Lord. Kaya nga sabi po ng Biblia, siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Amen. Kaya pag lumalakad ayon sa kalooban ng mga Panginoon, ayon sa Espiritu ng ating mga Panginoon, kapatid, ang isang tao, isang Kristiyano, amen, lahat ng kanyang ginagawa ay ayon sa katwiran. Amen. Nagsasalita siya sa kanyang puso ng katotohanan. Amen. Ewan pa rin si praise the Lord. Kaya ngayon mga ipinapangaral dito natin, dearly beloved, prevention the Lord ay pawang talagang nasa buong katotohanan. Amen. Kung ano nasa Biblia, pinapangaral ng ating dearly beloved, prevention the Lord. Amen. At sa kanilang pangangaral na mayroong panalangin ng pag-aayuno, mga kapatid, tayong lahat ang naging bunga. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga pag lumakad tayo ayon sa kalooban ng mga Panginoon. Amen. Ang ating mga Panginoon hindi tayo pabayaan. Amen.
Sabi pa nga ng Bible, ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya at kulatian, hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng mabuti. Amen. Kaya nga, Kristiyano, ano itong nagliligod sa ating mula Pinon? Amen. Kahit na ang panahon ay talagang aw-araw na nga, masama. Amen. May mga kaganapan na hindi maganda. Halimbawa, mayroong holdapan. Amen. Ang ginagawa lang ng Kristiyano na nalangin, umaasa at sumisigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Amen. Nalala ko yung kapatid natin sa Maynila. Dahil mga namahal, padalo siya sa gawain, pero bago siya dumalo, kumuha muna siya ng kanyang pagkapala. Namahal, isa minagwidro siya ng pagkapala. At parang may bigyan niya kanyang title of offering. Eh, pag sa kanya ng jeep, namahal, kalagitan ng biyahe, nagdeklara ng hold up. Nalala natin kapatiran, namahal, kapag nasa kagipitan, amen, sumigaw ko ng Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah, praise the Lord. Na ipinangaral, tinuro ng ating ginagalang malapas to. Ay, nagdeklara na nga ng hold up, sumigaw yan kapatiran, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pagdating sa kanya ng hold up, sabi ng hold up, na huwag kayo may nga hindi kaya kasama. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Lalo sa praise the Lord. Grabe pag-iingat. Amen. Kapag lumakalakad ka ayon sa kalooban ng mundo, kahit ang panoy pasama, o araw ng masasama, o pasama ng pasama. Kaya tayo pinagpalang anak mo na Diyos, huwag tayong mangimagod sa paggawa ng mabuti. Amen. Amen. Huwag tayong pangimagod sa paggawa ng mabuti dahil sabi ng Biblia, sa tamang panahon ay tayo rin magsisiani ng kapatid. Amen. At lahat ng ginagawa natin, sabi ng Bible sa Hebrews chapter 11, Hebrews chapter 6, verse 10 and 11, sabi ng mahal na Panginoon, kapatid, dito, take note nyo na lang, hindi makakalimutan ng mahal na Panginoon yung mabuti mong ginagawa. Amen? Para sa kanyang pangalan. Amen? Sa kanyang banal na pangalan. Amen? Kaya napakabalat natin, mga minamahal. Amen? Na kailangan lamang gawin natin habang tayo'y may lakas, may buhay. Amen? Habang tayo nagtatabay sa pagbalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, lumakad tayo na meron takot sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ganapin natin ang kalooban ng ating manapin. Amen. Iwan si praise the Lord. Sabi pa nga dito, Tito chapter 3 verse 8, karagdagan talanta, tapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay nito ay inianasa kung palatuhanan mo may kakatiwala upang ang mga nagsisampalataya sa Diyos ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa, ang mga bagay ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng tao. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Dahil magsabi, praise the Lord. Kaya simulan naglingkod tayo hanggang ngayon, na mahal. Magpatuloy lamang tayo sa ating mga Panginoon. Amen. Dahil lahat po ng ipinangaral ng ating dearly beloved Honorable Pastor Will Distro Dalmeda, the end-time prophet of loving God at ating dearly beloved Assistant Pastor Lina Salmeda at dearly beloved Mama Dear, lahat na kanilang pangangaral. Lalo na pagdating sa end time. Amen. Sa panahong mapanganib, nangyayari na po ngayon, mga minamahal. Amen? Kaya ngayon, mga baguhan, yung mga baguhan na ilang taong pa lang naglilingkod o ilang linggo pa lang, ilang buwan pa lang, at yung maging mga baguhan na tatanggap mamaya at tatanggap pa sa ating mga Panginoon. Amen? Unting pagpapagaling lang kanilang gagawin, mga minamahal. Amen? So paglilingkod, dahil anytime magbabalik ng ating mabait na Diyos. Amen? Sabi ng Romans chapter 13, verse 11. Amen? Ever si praise the Lord. Kaya nga, napakabalad natin. Kaya anong sabi ng Biblia? Bakit natin kailangan lumakad na tayo po iaayon sa kalooban ng ating mundo, lalo nang ang panahon ni araw ay masama? Sabi ng 1 Timothy chapter 4, verse 1. Basahin natin. Unang Timoteo, kabanatang 4, antalaya 1. Kung hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ay may masitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga Espiritu ng mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya ito ating pinag-aaralan ng mga kapatid. Kaya mapapansin nyo, simula tayo unang naglingkod sa ating mga Panginoon hanggang sa kasalukuyan. Ang banal na salita ng ating mga Panginoon. Amen. Na una pinangaral ng ating ginagalang mga Pastor Bilabid Mama din. Amen. Hanggang sa ngayon, mahal, parang paulit-ulit lang. Amen. Dahil po kapatid, para ang purpose ito, para huwag makalimutan ng mga mananampalataya. Dahil ang likas ng tao ng kapatid ay makakalimutin ang tao. Kaya kailangan laging paalalahanan sa salita ng ating mga Panginoon. Kaya nga pagdating ng judgment, amen, sa final judgment, ang tao po wala pong may pangangatwiran. Amen. Ewan si praise the Lord. Kaya nga bawat kusa na ginaganap sounding, mga sounding ng kapatid sa ating mga radio program, TV program, amen,
Praise God, ang taong dinaglilingkod sa mga Pinoy, wala sila may pangatwiran. Amen. Kaya habang may panahon, amen, maglingkod tayo sa ating mga Panginoon. Amen. Kaya dito sa ating nabasa, kapatid, tayo may pinalalahan ng mga Panginoon dahil kung di tayo lalakad ayon sa kalooban ng mga Panginoon, sabi ng Biblia, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu sa mga uling panahon na ang iba'y magsisitalikod sa panampataya at mga kikinig sa mga Espiritu ng panghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Amen? Kaya pinag-iingat tayo ng ating mga Panginoon. Amen? Lalo na sa uling panahon ito. Dahil sabi ng Bible, ang Diablo po ang kaaway, galit na. Amen? Higit pa sa 24 oras na mahal ang kanyang pagtrabaho. Satan like a roaring lion na mahal. Siya po'y gumagala upang siya po'y talagang maraming ma-deceive. Amen. At lagi nating, lagi ko nababanggit sa banal pulpito na kapatid, dapat natin maunawahan. Ang number one na binabantay ng kaaway, tayong lahat ng mga nakakilala sa mga Panginoon. Bakit? Amen. Dahil tayo, mga namlang gusto pa niya tayo agawin sa kami ng mga Panginoon. Amen. Kaya sa uling panahon ito, kapatid, ang araw ay masama. O talagang tayo nasa uling mga panahon na dapat lalo tayo magpakalakas sa paglilingkod sa ating mga Panginoon. Amen. Lalo tayo magkumapit sa ating mga Panginoon. Dahil magsabi, praise the Lord. Eh kapag tayo ay talagang hindi tayo naging seryoso sa ating paglilingkod na mahal, paisi-isi tayo na mahal, darating yung tiyatawag na sabi ng Bible, at dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ilalamig. Amen? Amen? At tama rin ang sabi ng Revelation na mahal, ang mga likoy magpapakaliko pa. Ang masamay magpapakasama pa. Amen? Ewan ka sa praise the Lord. Pero sa mga totoong mga Kristiyano, maintang hilingkod sa mga Pinoon, ang mga matuwid magpapakatuwid pa at ang banal magpapakabanal pa. Palakpakan natin ang ating pinakmalapinoon. Lalo magsabi, praise the Lord! Kaya piliin natin maglingkod na may kitapatan na mahal. Amen. Kaya nga sabi din nga ang ating topic, samantalang ang panahon, samantalang din ang panahon sabagat ang araw ay masama. Amen. Habang ang araw ay masama, patuloy naman tayo gumagawa at gumagawa sa kalooban ng ating mga Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Basahin natin ang Matthew chapter 24, verse 37 hanggang 39. Matthew, kamanatang 24, ang talayas 37 hanggang 39. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, sapagat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila ay sisikain at nagsisiinom sa asawa, pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi niya nalalaman hanggang dumating ang paggunaw at silit kinangay ng lahat, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Amen. Amen. Love us and praise the Lord. Kaya nga, dito sa tinabasa ng mahal, sa pagkabali ng ating mga Panginoon, amen, ay walang pinagkaiba sa panahon ni Noe. Sa papaano pamamaraan ng mahal, na bago dumating yung matinding baha, paggunaw sa mundo, noong unang paggunaw ng mahal, pamagitan ng baha, ang tao po walang panahon sa paglilingkod sa mga Panginoon. Amen. Sa kabila ng angaral ng Ebanghelyo si Noe ng mahal, habang ginagawa niyang arka ng mga kapatid. Amen. Talagang ang mga tao ay talagang sila po'y nagsisinom, nagsisikay, nag-aasawa, pinag-aasawa nga sa araw pumasok si Noe sa daong. Ibig sabihin, nakahilig ang tao sa sanlibutan, sa gawang masama. Amen. Kaya wala rin pinagkaiba sa ating panahon. Amen. Kaya nga, sa ating panahon, mga kapatid, magbabalik at magbabalik ang ating mga Panginoon. Amen. Kaya nga mga pinagpalang anak na mabait na Diyos, tayo po'y pinaghahanda. Amen? Na ating samantalin ang panahon, kung ibago-bago ng masama, tayo, gumawa tayo mabuti. Sabi nga ng Bible, huwag mo tularan ng masama, tularan mo mabuti. Amen? Everybody say praise the Lord? Amen? Kung alam mo nga nakabubuti sa'yo, gawin natin. Amen? Kaya pag ang isang Kristiyan, alam mo nakakasama sa'yo, huwag din gagawin, na mahal. Amen? Para ating mapangalagaan, ating makaligtasan. Everybody say praise the Lord? Kaya mahalaga ito, anong kapatid? Tayo mga pinagpalang anak na mabait na Diyos. Amen. Dahil yung mga nangyari sa ating kapaligiran sa mundong ito, mga namahal, ito'y wake up call lamang ng ating mga Pinoon. Lalo sa mga Kristiyano na kakilala na, ginigising. Yung mga paisi-isi, patulog-tulog sa kanilang espiritual, ginigising. Mamulat na. Amen. Love and praise the Lord. Dahil ito ang panahon ng mga kapatid na tayo pilalong magpakainit sa paglilingkod sa ating mga Pinoon.
Naalala ko sabi ng isa ng mga beloved children ng ating dearly beloved parents in the Lord. Kung mainit ka nakaraang taon, dapat mas mainit ka ngayon. Amen! Amen! Dapat ang Kristiyano sa bawat paglipas ng taon, lalo pang nagpapakain sa paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Amen! Dahil mahirap po mawalay sa paglilingkod sa ating mga Panginoon. Amen! Ever say praise the Lord! Kung tutusin, napakaganda ng ating buhay ngayon bilang mga pinagpalang anak ng Diyos. Amen! Ang ating buhay ngayon, patungo lang sa karena ng ating mga Panginoon. Ano nilang gagawin? Gagawin yung kalooban niya. Amen! Ever say praise the Lord! Kaya nga ang purpose nito, mga kapatid, nais ang ating mga Panginoon. Ang lahat ng mga pinagpalang manampataya ay malalong magkumapit sa salita ng ating mga Panginoon, sumunod sa kalooban ng ating may katapatan. Amen! Patutay gumawa ng mabuti. Amen! Yung ating pagdalo, mabuting bagay yan, mga minamahal. Amen? Yung ating pagpupuri, yung ating pagkatapat sa pagbibigay, yung ating pananamit na may kabanalan, samantayang magtungo, kapatid, lahat yan mabuti. Amen? Kaya pag ginawa ng isang Kristiyano, isang tao yan, ipinagkatrabaho mo na ang iyong kaligtasan. Palakpakan natin ang ating malapin on. Lahat mag-celebrate the Lord. Kaya sabi natin naman sa kanina, kapatid, ano ang hiningi ng Panginoon sa iyo kundi gumawa na may kaganapan? At ibigin ang kawaan at lumakad na may kawabaan kasama ngayong Diyos. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Serve the Lord with fear and trembling. Amen. Paglingko na natin mga Panginoon natin na may katapatang pagsamba. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, manamahal, mga kapatid, sabi pa rito na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Nahintayin niyong mapalad ang pag-asa at pagpapakita ng kawatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas ni Kristo. Amen. Kaya mapansin niyo naman kapatid, umulan, bumagyo, ano makalagayan ng mundong ito, mga minamahal, ang banalang ministeryo na itong Jesus Meron Crusade International Ministry, patuloy pinapangaral ang Ebanghelyo. Amen! Ever so praise the Lord! Nalala nyo, kahit lockdown, tuloy pa rin ang gawain ng mga Panginoon. Amen! Pero sa ibang bansa, nagkaroon ng lockdown yung mga iba, wala rin ang church nila. Amen! Ever so praise the Lord! Pero sa totoong gawain ng mga Panginoon, lalo sa panahong ito, ang panahon masama, araw na masama, o perilous time, panahong mapanganib ng mga balid, ang purong-purong sa tanong malapit patuloy pinapangaral alang-alang sa mga taong naliligaw pa ng landas upang sila'y makalapit sa ating pinakamalapay noon. Amen. Upang huwag silang mapahamak. Amen. Purihin natin ang ating malapay noon. Ewan ba rin si praise the Lord. Basahin natin ang 1 John chapter 2 verse 18. Malapit tayo magtapos. Unang Juan, Kabanatang 2, ang talata 18. Munting mga anak ko, ito ang huling oras. At gaya ninyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumito na ang marami ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Amen. Kaya hindi lang pala araw na masama. Hindi lang pala perilous time o panahong mapanganib. Ang Biblia nang sabi, ito na pala ang ating mga huling oras, mahal. Amen. Dahil yung sinasabi ito, na gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Amen. Nagpaparamdam na. Amen? Amen? Nagpaparamdam na talaga, mga namahal. Pero bago lubusan lumitaw ang Antikristo para ipatupad yung tiyatawag na kanyang ipapatupad sa buong mundo, yung Mark of the Beast o Mark of Satan o 666 na mahal kapatid, bago mangyari yan, kunin muna tayo ng ating pinakamalapin noon sa pagdangit ng mga banal. Amen? Dapat surprise the Lord? Kaya lagi binabakit ang ating ginagalang malapas, huwag tayong mag-absent, lagi tayong dumalo. Amen? Sikapin lahat talaga, lalo na sa huling panahon ito. Amen? Dahil yung one world religion, namahal, lahat ng mga ibang church, namahal, ay talagang nakipagkaisa na ron. Maliban lang ang church natin. Amen? Amen? Ano na silang lahat, namahal, nakikipagkaisa. Pero tayo nasa buong buong ortuanan, hindi tayo makikipagkaisa sa kanila. Amen? Ayaw ba si praise the Lord? Dahil tayo ang purong-purong irarapture ng malapin ng the glorious church na inihanda ng ating malapin noon. Amen! Amen! Ever surprise the Lord? Kaya pinagpatay sa lahat ng mga pinagpala, manamahal. Amen! Kaya nga, napakalaga ito bilang mga pinagpalang manampataya ng kapatid. Amen! Hindi naligid sa atin, namahal,
One world religion, new world order, one world system, yung magiging cashless. Napansin nyo, di ba? Nagkakaroon ng pag-collapse sa mga ibang bansa ng mga bangko dahil balak nila ipasok naman, kapatid, yung cashless society, unti-unti na yan, mga minamahal. Amen. Dito lang sa ating bansa, na mahal. Inuunti-unti na, hanggat maaari, ay maging cashless na. Amen. Ewan ba rin si Praise the Lord? Kaya pag maisip mo yan, mga kapatid, talagang grabing kalapit na magbabalik ang ating mga Panginoon. Amen? Kaya nga habang ang panahon ay araw na masama, dapat ang mga pinagpalang manampataya, patuloy gumaganap at gumaganap na makinita na naglilingkod sa ating mga Panginoon. Labag sa Praise the Lord. Maging seryoso tayo sa ating paglilingkod sa ating mga Panginoon. Dahil ang Biblia hindi rin po nagbibiro. Amen? Ewan sa Praise the Lord. Dito tayo sa ating huling talata na mahal. At habang naghanap ang mabilabid mga awit, ating awitin yung No More Night. Hebrew chapter 10 verse 25. Hebrew Hanon, kamarara ng Jesus, antalay 25. Huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Lahat ng pinagpalang anak ng Diyos magsabing Praise the Lord! Mali na po binagit ng nabanal na kasulatan na huwag na natin pabayaan ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga karalan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit ng araw. Amen. Kaya nga kung ating pagmamahal na nangyari sa ating kapaligiran, mga namahan ko pa rin, kung sign at tanda lang na pagbabalik ng mga Panginoon sa Biblia, naganap na lahat, isa na lang ating hinihintay, ang pagbabalik o yung pagtunog ng trompeta, yung pagdagit ng mga banal. Amen! Ewan sa Praise the Lord! Kaya laging inirinimay ng ating ginagalang mga pastor, hanggat maaari ang mga pinagpalang anak ng mabait na Diyos, lalo na sa huling panong ito, lagi tayong dumalo. Amen! Ewan sa Praise the Lord! Dahil mag-take place ang rapture sa isang mata at isang beses lang magagalap ang rapture. Pagkatapos ng rapture ng kapatid, maiiwan at maiiwan ng iba. Amen? Kaya i-desire natin sa ating mga puso't isipan. Amen? Na lagi tayong makadalo lagi sa gawa ng mga Panginoon at magpakainin upang tayo makasama sa pagdagit ng mga banal. Amen? Ever surprise the Lord? Dahil isa po sa ipinapanalangin ng ating inagalang mga pastor, isa po sa pinagpipray hanggat maaari kung magbabalik man ang mga Panginoon sa araw ng gawain. Amen? Kaya nga, maraming panaginip, vision na mahal. Amen. Kung napakinggan nyo na, na nagbalik ang mga Panginoon sa araw nating gawain. Amen. Kaya simulan ang ating gawain, mga kadid, umpisa MC hanggang sa closing prayer, hanggang hindi natatapos ang gawain, ang Christian dapat nakafocus tayo sa ating paglilingkod sa ating mga Panginoon. Amen. Lalo sa Praise the Lord. Dahil doon binamagit ng ating ginagalang mga pastor, biblical, nasa Mark chapter 13, idagdag natin itong talatang ito, ako na magbasa. Mark chapter 13, verse 35 and 37, hanggang 37. Sabi dito, magpuyat nga kayo sapagkat ninyo nalalaman kung kailan pa ririto ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon o sa kahating gabi, o sa pagtilaw ng manok o sa umaga. Baka kung biglang pumarito ay kayo'y maratnang na natutulog. At ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, magpuyat kayo. Amen. Ibig sabihin, magpuyat kayo, magbantay tayo ating kanya-kanyang kaligtasan. Kaya lagi binabagit ang ating ginagalang mga pastor, dinoblabin mama rin, work out your own salvation with fear and trembling. Dahil kung sino lamang ang mahitra, ginigod sa malamig, yun lang ang i-rapture ng mga Panginoon. Yung mga palamig-lamig, pa isi-isi, iwan yan. Amen. Kaya lagi binabagit ang ginagalang mga pastor, hanggat hindi pa uli ang lahat. Amen. Kaya nga, sa oras nito, sa araw na ito na mahal, kung tayo nagpapaisi-isi pa, gawin din natin ang 100% na paglilingkod sa ating pinakamalang Panginoon. Lahat mag-celebrate the Lord. Bakit? Dahil ang kahulugan ng hapon, ito po ang ating pinaka-midweek service. Amen? Yung sinasabing hating gabi sa pagtilawak ng manok, ito yung tutukoy nating pinaka-overnight prayer. Ewan ba rin si Praise the Lord? At yung sinasabing umaga, ito yung tatawag nating Sunday service dahil at least ng umaga nagsisimula natin may nagawain. Amen? Kaya nga, nalala ko pa siya ng ating ginagalang mga pastor, huwag talaga mag-absent. Amen? Kaya yung dami natin pag-araw ng Linggo, dapat situit, pagsikapan ng mga pinagpalang anak mabait na Diyos, Wednesday and Friday, Sunday, ganito pa rin tayo kadami. Higit sa lahat, makapagdala tayo ng mga kaluluwa. Amen?
mga magkakaiba tayong namahal para hindi lang tayo maligtas, kundi yung ating mga kababayan. Amen. Ayaw ba rin si praise the Lord? Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Ayaw ba si praise the Lord? Kaya nga mahalaga ang ating pagdalo na mahal. Amen. Dahil tandaan nyo po, yung ating pagdalo, titignan ng mga Panginoon ating attendance. Amen. Sabi pa nga ng Bible, at binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat, at may isang nagsabi, magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at dambana at ang sumasamba doon. Amen. Kaya lahat ng dumadalo. Amen. Yung lagi nagsabi, lalo na kung magbalik ang malapay noon, talagang pinagpala ang mga anak ng Diyos. Lalo magsabi, praise the Lord. Kaya pagsikapan natin na mahal. Lalo yung binamagit ko, hindi po ito sariling salita ko ito na mahal. Amen. Sabi na mula, ito pinasabi ng banal na kasulatan na ipinangaral ng ating ginagalang mga pastor at binanggit ng ating ginagalang mga pastor kung gusto ng Kristiyano ng rapture. Amen. Pagdagit ng mga banal, lagi kang dumalo. Wednesday, Friday, and Sunday. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin natin ang ating mga Panginoon. Kaya nga, sa pagbabalik ng mga Panginoon, pag mag-take place ng rapture habang lumalapit natin mga bilabid, mga awit. At kung meron tayong mga baguhan, lumabit po kayo sa harapan habang kami umaawit, mga minamahal. Dahil pag mag-take place ng rapture ng mahal kapatid, lahat ng mga pinagpalang anak Diyos na makasama, sabi ng Bible, at papahirin niya ang babat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng mga dalamhati o pananambitan man o hirap man ang mga bagay ng unay na param. Amen. Kaya sa panahon na yan, kapatid, yan na yung ating pinakaasam. Dito sa mundong ito, maraming pagsubok. Dito sa mundo, maraming pagluha. Maraming tayong naranasan na talagang minsan natin kakayanin. Pero pag tayo nagsikap, gumanap sa kalooban ng ating mga Panginoon. Pagdating natin sa pilin ng ating mga Panginoon, lahat ng pagluha, lahat ng kalungkutan, lahat ng mga bagay, kapatid, papawiin na ng ating mga Panginoon. Papawiin ng agalakan. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Kaya tayo umawit sa ating mga Panginoon within no more nine. Kaya kung meron tayong mga baguhan ng kapatid habang kami tumaawit, lumapit kayo sa balanrapan ng ating malapinon. Tanggapin yung ating malapinong formal. Hallelujah. Tayo mabit sa ating malapinon. I see that heaven will pass away. It's not a dream. God will wake all tears to dark day. God is the curse that stumble and fail. Evil is found. Hallelujah, hallelujah. And we
Tayo mga pinagpalang anak ng mabait na Diyos, bagamat ang araw ay masama, panahon ay mapanganib sa mga huling oras na ito. Badit, nais sa ating malamit, lalo naman tayo magpakait sa paglilingkod sa ating mga Panginoon. Hallelujah, maging handa sa kanya nilalapit na magbalik kaya sa oras na ito. Kung wala tayong mga baguhan naman, kapatid tayo, pituloy-tuloy na, mga mahal. Hallelujah. Tayo dumalangin sa ating mga Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo dumalangin sa ating mabing na Diyos. Hallelujah. Nakilin namin pagpalang ang mga Diyos, mga panganay sa lahat, ang pamalapin ng Jesus. Sa pangunang manalangin pagluhod ng aming ginagalang mga Pastor Wildestor Almeda. And then, Prophet, muli kaming narito, mga Panginoon, tos puso, ang aming pagbababot ng pasalamat. Salamat, mga Panginoon. Hallelujah. Sa dakilang kaligtasan na pinagkulumot sa amin. Salamat sa aming ginagalang mga Pastor, Bilabid Mamadir, sa kanilang unang pagkapagal, pagayon na may panalangin namin, pagayon na kami naging bunga, O Diyos. Salamat, mga Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, mga Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga Panginoon, patuloy kami nagpapakumbalubos, kami nagsisi sa lahat namin nagawang pagkukulang pagkakamali, mga Panginoon, bagay kami nga sabit ng mga labi na bakit hindi mo patawarin mo kami sa oras na ito, dalangin namin sa iyo sa pangunang manalangin pagloon ng aming ginagalang mga Pastor sa lahat namin kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao, Magdawidangan lalo sa lugar nito, buong Cebu, mga Panginoon, pagbalay mo yung mga anak mo, mga Panginoon, dagdagan mo kasi ng panampalataya, tulungan mo sila makaganap sa mga kalooban, lahat ka ng mga prayer request, tugunin mo na sa mga kaparaanan, nasa may nakaramdam man kayo magpagaling, mga Panginoon. Kayo magpakita pa doon, dakilang himala, mga Panginoon, pangawakan niyo mga anak, mga Panginoon. Hallelujah. Sa manang lalamig ng paypay namin, kapatid na backslide, lahat sila, mga Panginoon, ibalik mong lahat, mga Panginoon. Hallelujah. Kaya po sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, mga Panginoon. Simula sa pinakamataas na kutungulan ng gobyerno hanggang sa pinakamababa, mga Panginoon, patuloy mo silang kabagan. Iligtas mo sila, magkaya mga kapitbahay, mga Panginoon, kababayan namin. Pagpalay mga kami sa oras na ito, patuloy namin, special na panalangin sa ibang ginagalang, mga Pastor, sa mga David children, sa mas pangarengan sa mundo. Iba yung kalakas at pagkapalapagrap sa ila, mga Panginoon, patuloy silang pangalagaan. Mga Panginoon, upang patuloy mapalagan din yung managkawain, mga Panginoon. Pagpalay mga kami sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise God, na mahal ipatan niyo kamay sa pwede may kalamdaman at palagyan niyo isipin na naglayan sa inyo ang ating ginagalang mga Pastor, the end time prophet of loving God. Hallelujah, kaya tayo dumalang na mahal. Dakilan namin pagpalang ang mga Diyos na mapanayin sa misa ng pa. Sa pangunang manalangin, paglood po ng aming ginagalang Pastor Wildestor Solomon and Prophet, sa iyo makapanayin pangalan ni Jesus. Sama-sama namin siya sa way. Lahat ang unang namdaman, lokem and diabetes. Lahat ang unang viruses, masamang instill spirito. Paglalamig, paglapaypay. Hallelujah, last of the place. Hallelujah, gawa ng kaaway, pagbabahagi. Lumay sa pangalan ni Jesus, katamaan sa pagdalo. Katamaan sa pagibigay, gawa ng kaaway. Lumay sa pangalan, kasal-kasal. Be healed in Jesus' name.
Lahat ng uri ng karamdaman lumayo sa pangalan Jesus, thou bride, katulad in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Namayal tayo po'y sama-sama tumayo. At tayo po'y sabay-sabay lulundag at sitigaw ng halina. Praise the Lord! Shout three times with the top of our voices. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Balakpakan natin yung mga Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! We love you so much, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah!